It's another travel vlog dito sa Hong Kong, mga momser. And for today's video, pupuntahan namin ng ilan sa mga sikat na spots tuwing Mid-Autumn Festival dito sa Hong Kong. Ang lakas maka-road trip na nangyari dahil bus ang sinakyan namin papunta sa aming first stop para na rin makita ang iba't ibang mga tanawin dito since first time namin dito sa Yuenlong. Mas relaxed at chill ang vibe dito sa Yuenlong. Alam mo yun, ang lakas maka-provincia feels. Unlike sa Kowloon side or Hong Kong Island side na mas busy at mas maraming mga tao, lalo na mga turista. At ang goal namin kung bakit kami napadpad dito ay para puntahan ang Tai Kyu Market, kung saan makikita ang pinakasikat na lantern store dito sa Hong Kong. Literal na palengke to guys, kaya ito yung madadaanan ninyo papunta dun sa store mismo. Mapapansin at makikita nyo agad ang store na to dahil sa mga lanterns na nakapalibot dito. At pagdating namin, sobrang dami ng tao. Weeks before the Mid-Autumn Festival lang nagbubukas yung store na to, kaya sikat na puntahan to ng mga locals at turista na rin. Suggestion namin, punta agad kayo rito 3 weeks or 4 weeks before yung Mid-Autumn. For our case, pumunta kasi kami week before the Mid-Autumn Festival, kaya expected na dagsana mga tao rito. At akalain yung sa dami ng tao rito, na-meet ko ang ilan sa mga subscribers at viewers natin na Pinoy din. Hi guys, I met some of our viewers, subscribers ba? Si Katrina at siya, si Lyndon. Hi guys! Dito kami ngayon sa Yuenlong, sa Tai Kyu Market, dahil sa Mid-Autumn Festival. Nice to meet you guys! So yun guys, dito tayo ngayon sa Lantern Store dito sa Yuenlong. Makita nyo, sobrang daming tao. Dahil malapit na ngayon Lantern Festival or Mid-Autumn Festival dito sa Hong Kong. So, talagang dumadag sa halos karamihan ng mga locals and mga tourists na rin. So, there we go. Grabe, sobrang init, sobrang daming tao. Hindi namin na-anticipate na ganong karami pupunta ngayon doon. Pero okay naman. At least nakita na natin. Siguro next time kung sakali man. Umaga or way before, like weeks before, diba? Kasi ngayon, a week after this, I mean, after this week, diba? Ano na, Lantern Festival na kaya medyo dinudumog na. Kita nyo guys, ang dami ng tao. Grabe no? Oo, ang dami ng tao. Ay, pero and check namin yung iba pang store. Pero ito yung sikat, ito yung na-feature nung pina-follow din namin na Hong Kong vlogger, si Samin Victor. Para ito yung finiture din nila na Lantern Store dito sa Tai Kyu Market. So, check pa namin yung iba. So yun yung mga presyo guys ng mga lantern. Mahal din no? 48, depende sa size siguro and sa design. Ay, hindi pa. SIM card. Sama ko ba yun? Sama ko yun kasi medyo tanga-tanga. Alam mo yung presyo ng lantern. Thank you.
were done here sa Old Fung Tea House. So, kung food, okay na okay siya. Nagustuhan namin lahat. Except dun sa maling na order nito. Bale yung na-tick namin kanina na order. So, yan yun. Yung, ano to? Pig intestine satay, di ba? Although nagustuhan nila, ako, hindi ka talaga trip. Pero okay naman siya. Hindi ko lang talaga siya trip. But the rest, lalo na yung pork bun, chef's kiss. Chef's kiss. Sobrang sarap. So, nalaman lang din namin ito dun sa vlog nila sa aming dito. Kasi nasa Yunlong na kami. This is our first time here sa Yunlong for how many years na nandito kami. Ngayon lang kami nadahin nila dito sa Yunlong Manila. And very, ano, probinsya yung vibe. Although yun din, ang daming tao, pero yung hindi siya yung kasing tao dito, kasing busy ng Hong Kong. Ayan. And mas mura yung food dito. Diba? Mas mura yung food. Itong kinain namin ngayon, parang nasa $139 lang siya. Usually kapag ganito sa island, or ano kaya dun sa amin, sa lugar namin. Parang nasa 200, ganun. Mga dim sum lang. Kasi milk tea pala ito. Kaya nga, yung milk tea, ito pa pala, yung milk tea ito rin. Solid eh. Ito lang din daw yung nag-serve ng Hong Kong style milk tea around this area. Yung mga old fashion tea house. Ito yung nagsiserve mo kasi sa mga masarap na milk tea rito. So, try nyo rin guys. From Yunlong, we took the 968 bus para naman pumunta sa aming next destination, which is on the other side of the island. Sobrang convenient ang transportation system dito sa Hong Kong. Mapabus man or MTR. Madalang din ang traffic dito sa Hong Kong, kaya sobrang convenient. At mapapasana all ka na lang talaga. Sobrang na-enjoy talaga namin ni Jam kapag sumasakay kami ng bus dito sa Hong Kong, lalo na sa mga double-decker buses. At target namin lagi na pumwesto dun sa second floor sa pinakaharap. Ito kasi ang perfect spot para makita ang iba't ibang mga infrastruktura dito sa Hong Kong na hindi namin madalas makita, because usually we take the MTR or subway para mag-travel or mag-commute across Hong Kong. And in less than 1 hour, nakarating na kami sa aming second destination, ang Lee Tung Avenue. So yun guys, ito na ang ating next stop, no? So from Yunlong, pumunta tayo dito. Dulo-dulo no guys. Pero yun, itong Lee Tung Avenue naman, itong mga lanterns dito, all year round naman siya. No? Pero nag-iiba-iba siya, depende rin dun sa celebration or dun sa, ano ba, festival or may season na iba siya. So ngayon, since mid-autumn, mas prominent yung mga lantern na may mga iba't ibang designs like goldfish, rabbit, ganyan. So, okay din siyang puntahan, guys, if ever. And around this area, daming mga stores, daming restaurants, cafes na pwede niyo puntahan. Diba? Side trip na rin. So, yun, malapit lang siya. This is around Wan Chai area lang. So, very accessible through MTR tsaka bus. Kaya, okay din siyang puntahan. Especially now na autumn festival, mid-autumn festival, na talaga ano, swak dun sa theme ng ating vlog for today, guys. So, ililibot-libot lang kami rito, and yeah, tara, samahan nyo kami. As you can see, guys, mayroon yung mga flags dito na PRC or People's Republic of China, because they will be celebrating yung 74th founding anniversary ng People's Republic of China dito sa Hong Kong. So, may paganyan dito. Ano ba mga designs? Si Harry. Ay, gusto ko yung Harry na nagbabasa. Sa ilalim ng plano ko. Ito ba ito yung sikip na? No?
So yun guys, we're now here sa Avenue of Stars in front of K11 Museum, and meron silang night market. So this is only, I mean, this will only happen parang 4 consecutive weekends yata, Friday and Saturday, starting this week, yung week before ng Mid Autumn Festival dito sa Hong Kong. So if you are near or if you will be visiting Hong Kong within that week, diba, yung 3 weeks na yun na consecutive, you can check this out guys and add this to your itinerary. So in front lang siya nung Victoria Harbor. Nakita niya overlooking Victoria Harbor dito in front of the K11 Museum. So pwedeng-pwede niyo puntahan. At least ngayon, hindi ganun kainit na, di ba? Lalo na kapag ganito, mahangin dito and hindi nakaka-stress po masyad. That's the view, guys. It's really mind-blowing. So yan, chill-chill lang kami dito. And later, actually kakagaling lang namin ng K11. Tumingin-tingin doon, di ba? Nagpalamig ganun. So from Yunlong to Causeway Bay, now nasa Chimchatree kami. So grabe, grabe yung araw na to. But na-enjoy naman namin, and minsan lang talaga kami like gumaala ng ganito ka-intense dito sa Hong Kong. Iba't ibang variety ang makikita ninyo at pwedeng mabili dito sa Night Market by the Sea sa Avenue of Stars. From souvenirs, accessories, beverages and food, at marami pang iba. We got this Vienna sausage guys from the Night Market by the Sea. Hello. Medyo mahangin. $98 guys. Ganda ng muro ko. Kaya nga eh. Ito, cute. Super cute nito guys. Here's a MoMA store. MoMA design store. So this one is $248. Then you can buy yung frame for $298. Nice, no? Ano lang? At ano lang? Para mas gusto ko ba? Ah, super cute! Tapos na kaya, napikit siya sa likod. Dab, nakapikit pala siya sa likod. 1,680. Baka mahal. Tama ba? 1,680. At yun nga ang ating Mid-Autumn Festive Vlog, mga Momser. Comment down below kung ano ang pinaka-paborito niyong part ng vlog na to. Don't forget to like, share, and subscribe na rin kung hindi pa kayo nakasubscribe. Follow niyo na rin ako sa Instagram and Facebook for more Hong Kong and travel contents. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.